Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ito si Gilbert Lopez Martihicatso. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, ulat panahon, Easter list na umaapekto sa Mindanao. Lokal na balita, Dole, sinusuri ang pagiging epektibo ng programang tulong sa mga batang manggagawa. Nilinaw ng DAVNOR ang isyo sa pagwawakas ng mga job order worker. Nagtala ang SPMC ng 233 pasyenteng may hemophilia mula noong taong 2020. Tatlo sa apat na pung lalaki ang may testicle cancer na humingi ng medical na tulong dahil sa nararanasang stigma. Pambansang balita, 66 na sakit sa init ang naitala sa mga estudyante sa Central Visayas. Chinese research vessel sa East Philippine nagpakita ng erratic na behavior. Mga balita sa ibayong dagat, pinangalanan ng pulisya ang mga lalaking natagpuan ang mga labi sa Kakahuyan. Gusto ng babae sa Scarborough ng mga sagot matapos sabihing patay na siya. Balitang aliwan, ang ikalawang bahagi ay minarkahan ng pagkatapos ng isang panahon para sa tunay na krimen. Bumisita si reigning Miss Universe Shaynaz Palacios sa Pilipinas. Balitang pampalakasan, CJ Perez ay tinataguri ang Player of the Week matapos itulak ang Beerman palapit sa Elimination Sweep. Binawi ng USA at Mexico ang bid sa taong 2000 Women's World Cup. Mga tampok sa araw na ito. X-rated na underwater show sa Australia. World record holder para sa Pope Stamps. Kwento sa tabi-tabi. Kaalaman, alam mo ba na ang bangkeruhan market ay isang bagsakan ng mga sariwang ani at mga lokal na delicacy? Ulat panahon, ang Davao Region, Soccsergen, Barm at Zamboanga Peninsula ay magkakaroon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil sa Easterlies or Intertropical Convergence Zone. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa napapawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dulot ng Easterlies, localized thunderstorm. Mga lokal na balita. Susuriin at susuriin ng Department of Labor and Employment, DOLE, ang epektibo at iba't ibang intervention na ibinigay nito sa child laborer at kanilang mga magulang. Tanawo nato kung ano ang epekto sa ating iba't ibang intervention program na gipanghatag sa pipila ka mga tuig. We have to see the impact of the different intervention program we have provided over several years, he said. Sinimula ng DOLE, Davao del Norte, ang pag-profile sa mga child laborers
sa lalawigan noong taong 2018. At sinabi ni Villegas na ang pinakahuling ulat sa profiled child labor cases ay umabot sa 1,037 noong taong 2023. Ipinaliwanag ni Davao del Norte Governor De Carlo Uy ang isyo ng umano'y pagpapaalis sa mga job order or GO na manggagawa na nagtatrabaho sa Provincial Local Government Unit. Sa isang press conference nitong nakaraang linggo, nilinaw ng bagong niluklok na acting governor na ang pagtatrabaho sa job order, honorarium at contract at service worker ay magtatapos sa Abril taong 2024. Aniya, paulit-ulit na nangyayari ang pagtanggal sa mga job orders workers bawat pagbabago ng administrasyon. In every change of administrations, manggawas talaga ng istoryaha na matanggal na pod ang mga job orders. I will be very clear, 60 days lang ang ibinigay na preventive suspension ni Governor Edwin Hubahib. In the meantime, ako ang acting governor, tanan nga naadiha, iagi lang ako og due process. Same with sa atong mga job orders, ginawa lang pod talaga nako ang proseso lang pod, he said. Sinabi rin ni Uy na binibigyan ng pagkakataon ang mga manggagawa na muling mag-apply kung nais nila magtrabaho muli sa mga tanggapang panlalawigan, Jaya Apugan, DNSS intern. Isang opisyal mula sa Southern Philippines Medical Center, SPMC, ang nagsabing may humigit kumulang 233 na diagnosed na pasyente na may hemophilia sa Davao Region mula 2020. Genevieve Ong, chairperson ng Department of Pediatrics sa SPMC at project director ng Mindanao Hemophilia Center, MHAC, na naging panauhin sa kapihan sa Davao, sa SM Davao City, ay nagsabi na mayroon silang 30 hanggang 40 regular na pediatric patient sa SPMC na may hemophilia. Idinagdag niya na ang kanilang pinakabatang pasyente sa SPMC na may hemophilia ay isang taong gulang na bata, habang ang pinakabatandang pasyente ay 68 years old. Isang representative mula sa Southern Philippines Medical Center, SPMC, ang nakapagtala ng humigit kumulang 40 pasyente na may testicle cancer mula sa taong 2070 hanggang sa taong 2020. At wala pang 10% ng bilang na ito ay humingi ng tulong medikal. Sinabi ni Dr. Jera Dean Travilla, punong residente ng Department of Urology ng SPMC sa kapihan sa Davao noong Lunes ng umaga, 29 ng Abril. Taong 2024 sa SM Ecoland na sa bilang ng mga lalaking na diagnose na may testicle cancer, 6% lamang ang nagpunta sa kanilang mga manggagamot. Sobrang baba ang pumupunta sa mga doktor nila pag may nakakapa silang bukol sa itlog nila. And so kung kapag dumating na sa anim o sa amin, usually advanced stage na. The number of male patients who go to their doctors is so low. If they felt some lumps in their testicle, and kaya kung kinonsulta nila sa amin, nasa advanced stage na, he said. Pambansang balita, hinimok ng Department of Health, DOH, ang mga paaralan na iwasan ang
pagsasagawa ng mga outdoors activities na binanggit ng 6.7 heat-related na sakit na naitala sa mga mag-aaral sa hindi bababa sa 2 rehiyon sa bansa, particular na ang nasa edad 12 hanggang 21 taon gulang. Sa pagtatanong ng Senado sa epekto ng matinding init sa mga klase sa pangunguna ng Committee on Basic Education o Martes, ika-30 ng Abril, 2024, sinabi ni DOH Epidemiology Bureau Head Dr. Vito Roque na sa 67 kaso na naitala mula sa Enero noong Enero 1 hanggang sa 29 ng Abril, ang isa ay sa Ilocos Region, habang ang 66 ay iba pa ay nasa Central Visayas. Aniya, isang 14 anyos na estudyante mula sa Ilocos ang nakaranas ng hirap sa paghinga dahil sa init, habang ang mga estudyante mula sa Central Visayas ay dumaranas ng epigastric pain, hyperventilation, at palpitations. Ang Chinese research vessel na binabantayan sa silangang bahagi ng Pilipinas ay nagpakita ng erratic behavior, isang indikasyon na ito ay nagsasagawa ng mga pag-aaral o maritime research sa mga lugar, sinabi ni Philippine Navy spokesperson Commodore Roy Vincent Trinidad noong Martes. Sa isang press conference, sinabi ni Trinidad na patuloy nilang binabantayan ang Shenku na inuulat na umalis sa Shenzhen port noong 13 ng Abril at mula noon ay naglalayag sa karagatan sakop sa Pilipinas, particular sa paligid ng Batanes at Catanduanes. Ang Philippine Air Force sa isang maritime surveillance flight ay nakakuha ng isang larawan ng barko na ibinababa sa isang hindi kilalang kagamitan na marahil para sa scientificong pananaliksik o pag-aaral, dagdag niya. Sinabi ni Trinidad na kasalukuyang nasa proseso sila ng pagtukoy sa mga kagamitan na ibinaba sa 100 milya silangan ng Catanduanes. Mga balita sa ibayong dagat. Isang katawan ng lalaki ang natuklasang nakabalot sa plastic sa isang nature reserve ay kinilala ng pulisya. Sinabi ng Greater Manchester Police, GMP, na ang mga labi na natagpuan sa wetlands ng Kersaldale, Salford noong Abril 4 ay pinaniniwala ang yaong sa 67 taong gulang na si Stewart Everett na nakatira sa isang lugar. Sinabi ng pwersa na ang mga sample ng DNA na ipinadala para sa kagyat na pagsusuri ay nakakapagbigay sa amin ng katiyakan. 2 lalaki mula sa Eccles ang kinasuhan ng murder. Sinabi ng isang kinatawan ng GMP na ang mga labi na natagpuan sa 3 iba pang mga lokasyon sa Salford ay susuriin pa. Ngunit ang puwersa ay tiwala na sila ay kabilang sa parehong biktima. Humingi ng paliwanag ang isang babae na dumating para sa isang pag-scan sa hospital upang sabihin na siya ay namatay na. Sinabi ng staff ng Bridlington Hospital kay Susan Johnson, ayon sa kanilang mga record, na 4 buwan na siyang patay. Nangangahulugan na ang kahulugan na ang allowance ng tagapag-alaga sa 6.2 taong gulang
para sa pag-aalaga sa may kapansanan ng asawang si Bob ay pansamantalang tumigil. Sinabi ng NHS England na alam nito ang isang isyu na kinasasangkutan ng hindi tamang civil death registration na kalaunan ay itinuwid ng GP ng pasyente. Balitang aliwan. Sa napakagandang sukdula ng unang serye nito noong taong 2015, sinimula ng The Jinx ang sunod-sunod na mga high-profile true crime show na kasama ang malaki ang Making a Murderer, kasunod ng Black Blush laban sa paraan ng pagkakakita ng mga ito na nakakaakit ng krimen at nagpapakita ng kawalan ng pangalan o paggalang sa mga biktima. Ang ikalawang bahagi ba ay maaring magiging punto ng pagbabago para sa genre? Habang lumalabas ang mga pagtatapos sa TV, hindi na sila nanggagaling kaysa sa pagtatapos ng unang serye ng HBO True Crime Documentary Series na The Jinx. Pagkatapos ng 6 na yugto na nagtatanong sa koneksyon ng tagapagmana ng real estate ng US na si Robert Durst sa misteryosong pagkawala ng kanyang unang asawa kasama na ang dalawang brutal na pagpaslang. Natapos ang season ng The Durst, hindi na malayan na nagbubukas o nakabukas pa ang kanyang mikropono patungo sa banyo at binigkas sa sarili. Ang ngayon ay kasumpa-sumpa na linyang. Pinatay silang lahat, syempre. Tila umamin sa mga pagpatay sa kanyang mga unang asawa, kanyang matalik na kaibigan at isang dating kapitbahay, hindi muna ito na script ng mas mahusay. Isang araw bago ipalabas ang bombshell episode noong Marso taong 2015, inaresto si Durst sa New Orleans habang tumatakbo. Napanood ang penultimate episode kung saan ipinakita ang kanyang sulat kamay na tumutugma doon sa isang mahalagang piraso ng ebidensya. Ang sikat na cadaver note, siya nararamdaman niya nasa problema siya. Siya ay kinasuhan ng pagpatay noong taong 2000 sa kanyang kaibigan na si Susan Berman. At noong taong 2021 ay natulan ng first degree murder at sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Di nagtagal ay sinampahan din si Durst ng pagpatay sa kanyang asawa, si Kathy, na nawala noong 1982 nang walang bakas. Ngunit si Durst na nagkakahalaga ng iniulat na 100 milyon na matay ito mula sa sakit sa puso noong Enero taong 2022 bago mapunta sa paglilitis ang kaso. Darating ang Nicaraguan Beauty Queen sa Maynila sa Mayo 1 at mananatili sa bansa hanggang Mayo 6. Hello, I'm so excited to share that I will be visiting Manila, Philippines very, very soon. Looking forward to experiencing their rich culture and exploring all this amazing city has to offer. Palacio said in the video posting on Miss mga pahina ng social media ng Universe. Napanalunan ni Palacios ang kuruna ng Miss Universe sa El Salvador noong nakaraang taon. Tinalo ang mahigit
pong kandidato kabilang na si Michelle D. ng Pilipinas na nasangkot sa o nakapasok sa top 10. Ang kanyang hinalinhin ang Filipino-American na si R. Bonnie Gabriel ng Estados Unidos ay kasalukuyang nasa Pilipinas para sa isang serye ng mga proyekto. Si Gabriel din ang nag-host ng Miss Universe Philippines Coronation Night ngayong taon na gaganapin sa 22 ng Mayo sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Balitang pampalakasan, ang pagwawalis sa elimination round ng PBA Philippine Cup ay maaaring maging formalidad na lamang para sa San Miguel Beerman na puno ng talento. Ngunit si CJ Perez na ang pare-parehong pagganap ay naging dahilan upang siya ay pinakahuling nagwagi sa PBA Press Corps Pilipinas Live Player of the Week. Ang nagbabala na wala pa rin masisiguro para sa rumaragasang beer men. Papasok sina Perez at San Miguel sa huling linggo ng elimination na kailangang talunin ang Blackwater at Meralco para makamit ang unang perpektong elimination slate ng PBA mula ng manalo ang TNT sa lahat ng 9 na laro sa 2014 Commissioner's Cup. Binawi ng United States at Mexico ang kanilang magkasanib na bid upang mag-host sa taong 2027 ng Women's World Cup at sa halip ay tutuon ang pagbid para sa tournament sa taong 2031. Dumating ito nang wala pang 3 linggo bago mapili ang mga host ng isang FIFA Congress sa Bangkok noong 17 ng Mayo. Ang natitirang mga bid ay mula sa Brazil at isang pinagsamang isa mula sa Germany, Belgium at Netherlands. Ang US Soccer at Mexican Football Federation ay nagsabi na ang kanilang 2021 bid ay nangangailangan ng pantay na pamumuhunan bilang men's tournament sa isang makasaysayang una. Mga tampok sa araw na ito. Bawat taon, ang maliit na bayan ng wilaya sa Timog Australia ay nagiging tahanan ng isa sa mga pinakakahangahangang kaganapan sa ilalim ng dagat, ang pangingitlog ng higanteng Australian cuttlefish. First time, you go and put your hands under the water and see hundreds and hundreds of cuttlefish in this one little area. I just look like a chaotic kaleidoscope. What the hell is going on here? Sabi ni Tony Bramley. Bilang may-ari ng Walaya o Yala Diving Services at isang dekadang matagal na nagtataguyod para sa giant Australian cuttlefish, na obserbahan ni Bramley ang galit na galit na makulay na cuttlefish mating na nangyayari sa Upper Spencer Marine Golf Park ng South Australia sa loob ng maraming taon. Minsan lang interesado sa mga mangingisda at lokal na scuba diver. Ang magpapakalat ng salita ng isa't isa, nasa loob na ang mga cattle. Ang marine phenomenon na ito ay umaakit na ngayon ng mga turista at mananaliksik mula sa buong mundo. Ito ay isang welcome boost na sa maliit na steelworks town ng Walaya sa Eyre Peninsula ng South Australia.
ipinakita ng stamp collector at Boy Scout of the Philippines Secretary General Kim Robert De Leon ang kanyang koleksyon sa isang exhibit ng Philippine Post Office na ginanap sa Robinson's Mall sa Manila noong Lunes. Si De Leon ang may hawak ng Guinness World Record ng pinakamalaking koleksyon ng silyo na mga silyo na nagtatampok sa papa ng isang Pilipino. Ang kanyang koleksyon ng 2,378 mga silyo ay nakamit ni De Leon noong Pebrero taong 2022. Mga kwento sa tabi-tabi, ating tunghayan. Para sa kaalaman, alam mo ba na ang Mataong Bangkeruhan Market ay kanlungan ng mga sariwang ani at mga lokal na delicacy? Maaring isausaw ng mga bisita ang kanilang sarili sa makulay na mga tanawin at tunog ng isang tradisyonal na pamilihang Pilipino. Yan ang mga balita sa araw na ito. Maaring i-like, share, subscribe at i-click ang bell button upang kayo ay ma-update sa mga bagong kaganapan sa Pinoy Rob News Channel. Ito po si Gilbert Lopez Martí Cazzo. Magandang umaga.